Ating tuklasin ang mga misteryong nababalot ng hiwaga sa mundo, mahika, at mga halagang aral ng buhay. Artista sa teatro si Malena. Kay husay niya sa kanyang sining, kaya naman marami ang umiidolo sa kanya. Mahusay siyang umawit, sumayaw at umarte. Parati siyang naiimbitahan sa mga pistahan upang magtanghal. At lagi na ay puro papuri ang kanyang natatamasa. Napakaganda rin niya, kung kaya maraming kalalakihan ang nagpapahayag ng kanilang pagnanais na siya ay mapangasawa. Ngunit sa kabila ng mga papuri, paghanga at kasikatan, ay hindi pa rin masaya si Malena. May kulang pa. Hindi pa sapat ang kanyang kasikatan. Yaon ay kanyang napag-isip-isip nang makita niyang dumalo sa misa ang mahal na prinsesa. Isa yung araw ng Linggo. Gaya ng nakagawian ay nagpahuli ng pagdating si Malena. Inaabangan na ng mga tao ang kanyang pagdating dahil inaasahan na nga ang kanyang bagong kasuotan at lalong nagtutumining na kagandahan. Ang mga kalalakihan ay nagkakandarapa sa kanya, ngunit hindi pa rin siya nakakapagdesisyon kung sino ang sasagutin sa humahabang pila ng kanyang mga manliligaw. Pakiramdam niya ay kulang pa ang kasikatan, kapangyarihan at kayamanan ng mga manliligaw niya. Hanggat may mas hihigit sa mga ito, ay yun ang kanyang hihintayin. Kagaya ng inaasahan, napalingon ng lahat ng nasa simbahan nang siya ay dumating. Hindi pa nagsisimula ang misa. Sayang, mas maigi sana kung nagsisimula na ang misa nang siya ay dumating. Mas makakaagaw siya ng pansin. Ngunit ayos na rin naman ang atensyon na nakuha niya. Kaagad na umugong ang mga papuri at paghanga. Pumalakpak ang tenga at lalong tumatangos ang ilong ni Malena sa mga naririnig habang naglalakad. Taas noo at dahan-dahan siyang humahakbang upang lalong mamasdan ng mga tao ang kanyang kagandahan. Ngunit naputol ang kanyang paglulunoy sa papuri nang magkaroon ng bulungan na hindi na pangalan niya ang nilalaman. Sino kaya ang dumating? Mukhang dugong bughaw. Napakaganda ng karwahe kung saan siya bumaba. Napalingon si Malena sa bungad ng simbahan. Parang umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang ulo nang makitang wala na sa kanya ang atensyon ng mga tao. Bagkus ay nasa bagong dating. Higit na papuri ang natanggap ng dalagang bumaba sa karwahe. Batang-bata pa ito at mukhang ang nagmula sa angkan ng mga dugong bughaw. Ah, sa wakas at ipakikilala na pala ng mahal na hari at reyna ang kanilang bunsong prinsesa. Wika ng isang mangangalakal na nasa malapit kay Malena. Hindi maitago sa tinig nito ang paghanga. Pinakatitigan ni Malena ang mahal na prinsesa. Talagang ang napakaganda nito. Tila isang bagong bukadkad na rosas. Sariwang-sariwa. Napuno ng inggit ang puso ni Malena. Maganda lamang siya. Sikat at mahusay na aktres. Ngunit hindi siya isang prinsesa na mayaman at nagmula sa maharlikang angkan. Ni hindi na siya tinapunan ng tingin ng mga tao mula nang dumating sa simbahan ang prinsesa. Mula noon ay nasa pawan na nga ng mahal na prinsesa ang katanyagan ni Malena. Dinamdam niya yun
kaya naman hinangad niya na maging isang kagaya rin nito. Umalis siya ng bayan at nagpakalayo-layo. Gamit ang perang kanyang naipon sa pagiging isang aktres, lumipat siya sa malayong bayan at bumili ng malaking mansyon. Sa tulong ng mga magagandang damit, alahas at sapatos na bigay ng kanyang mga manliligaw, ay iniba niya ang sarili. Nagpakilala siya bilang isang baronesa. At upang lalong maging tanyag, sumali siyang muli sa mga palabas sa teatro. Lugod na lugod sa kanyang sarili si Malena. Lalo na't sa tuwing tatawagin siya sa entablado, ay Baronesa Malena ang pangalan na itinatawag sa kanya. Sa lahat ng panig ng bayan ay maririnig ang mga papuri at paghanga kay Malena. Nagkaroon siyang muli ng mga bagong manliligaw, mayayaman, magagandang lalaki, matatapang na kawal, mga hari at prinsipe. Minsan ay ipinatawag ng hari si Malena upang magtanghal sa isang piging sa palasyo. Pinaunlakan niya ang imbitasyon at nagpatahi ng pinakamagandang kasuotan na maaaring magawa ng tanyag na modista sa buong kaharian. Sinigurado rin niya na kaakit-akit ang kanyang magiging pagtatanghal. Hindi naman nabigo si Malena. Pagdating pa lamang niya ay agaw pansin na siya sa lahat. Bakas ang paghanga sa mata ng mga kalalakihan, habang makikita naman ang pananaghili sa tingin ng mga kababaihan. Lalong namukod-tangi si Malena nang mag-umpisa na siyang sumayaw sa saliw ng musikang nagmula sa gitnang silangan. Bawat indayog ng kanyang balakang ay napapanganga ang mga manonood. Ginalingan niya ng husto. Ibig niyang makuha ng buo ang pansin ng mahal na hari. At muli, hindi siya nabigo. Nang gabing yun, ay inalok siya ng kasal ng mahal na hari na hindi naman niya tinanggihan. Labis ang kagalakan ni Malena. Mula sa simpleng aktres sa teatro na nagpanggap bilang baronesa, isa na siya ngayong ganap na reyna. Ngunit ang pagpapanggap ay walang dulot na mabuti. Kailanman hindi magiging tama ang pagkukunwari. Nagulat na lamang si Malena sa tinig na kanyang narinig. Isang araw na siya ay namamasyal sa hardin ng palasyo. Isang matandang lalaki ang nakita niyang nakasilong sa isang puno. Marusing ito at mukhang pulubi. Kumunot ang makinis na noo ni Malena at sa mapagmataas na tinig ay nagwika. "At sino ka naman, tanda? Paano kang nakapasok sa aking palasyo?" Umiling-iling ang matanda. "Habang maaga pa ay itigil mo na ang iyong kahibangan. Itutulak ka lamang sa bangin ng iyong pagmamalaki at kasinungalingan." Nahindik si Malena. Di yata't may nalalaman ang matandang ito sa kanyang nakaraan. Hindi maaaring may makaalam na hindi siya tunay na dugong bughaw. Tiyak na kamumuhian siya ng hari. Baka ipatapon pa siya nito o kaya ay ipabitay. Nagsisigaw siya at tinawag ang mga kawal upang ipadakip ang matanda. Ngunit nang dumating ang mga yun ay wala na ang matanda. Labis ang pagtataka ni Malena. Nakamit na ni Malena ang mga bagay na inaasam-asam niya. Kayamanan, kasikatan at isang makisig na hari bilang asawa. Ngunit hindi pa rin sapat. May kulang pa. May kulang pa. Napag-alaman lamang niya kung ano ba ang kulang na yon
nang muling magdaos ng isang piging ang palasyo. Kay Rami pa palang naggagandahang kababaihan sa buong kaharian. At habang nakaupo sa kanyang trono sa tabi ng hari, ay napansin niya ang humahangang tingin na ipinupukol ng mahal na hari sa mga babaeng yun. Umahon ang hindi maipaliwanag na panibugho ng kanyang dibdib. Dapat ay sa kanya lamang ang pansin ng hari. Dapat ay siya lamang ang maganda sa paningin nito at ng iba pa. Dapat siya ang pinakamaganda sa buong kaharian. Agarang ipinag-utos ni Malena na pingasan ang kagandahan ng bawat babae sa kaharian. Bago ko ipagpatuloy ang aking kwento, huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko. At mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong tulad nito. Kung may suggestions kayo sa kwento or magpa-shoutout, mag-comments kayo sa baba para naman malaman ko kung ano ang kulang. Maraming salamat! Ang hindi sumunod ay ipapapatay. Umalma ang mahal na hari, ngunit iginiit ni Malena na kung hindi nito susundin ang kagustuhan niya, ay nangangahulugan lamang na hindi siya nito tunay na minamahal. Natupad ang kagustuhan ni Malena. Kahit labag sa kalooban ng mga kababaihan, ay nagpalagay ng ekis na hiwa sa mukha ang mga ito upang hindi maipapatay ng mahal na reyna. Napuno ng kalungkutan ang kaharian. Naging madalang ang mga piging at hindi na pumapasyal ang mga kababaihang ikinahihiya ang kanilang pilat. Tuwang-tuwa naman si Malena. Siya na ang pinakamaganda sa lahat. Wala nang mas gaganda pa sa kanya. Isang araw ay may kaguluhan na naganap sa kaharian. Mula sa kagubatan ay lumabas ang isang malaking halimaw na iisa ang mata. Nanggugulo ito at hindi mapigilan ng mga kawal. Hindi tumatalab dito ang kahit na anong armas. Maging ang mga bakal na bola ng kanyon ay pinipitik lamang nito. Halos kalahati na ng kabahayan ang nasira nito. Nagsilikas ang mga mamamayan. Ngunit nang makita ng halimaw na lumalabas ng bayan ng mga tao, ay hinarangan nito ng naglalakihang bato ang lahat ng labasan. Napiit ang taong bayan at walang magawa kundi umiyak. Hindi natiis ng hari ang kalagayan ng mga mamamayan. Kung kaya matapang niyang hinarap ang halimaw, nakipagnegosasyon siya rito. At isang kasunduan ang naganap. Titigil sa panggugulo ang halimaw at babalik na sa pusod ng kagubatan kung ibibigay niya ang pinakamagandang babae sa buong kaharian. Ganoon na lamang ang pagtutol ni Malena. Alam niyang siya ang pinakamaganda sa buong kaharian. Dahil ang bawat babae ay may pangit na pilat sa kanilang mukha dahil na rin sa kanyang kagagawan. Hindi! Hindi! Ayoko! Ang tutol ni Malena. Ngunit desidido na ang mahal na hari. Maging ang mga tagapayo at ang buong kaharian. Nakasasama na rin naman sa kalagayan ng kaharian ang pagiging banidosa ng kanilang reyna. Kaya mabuti pang ibigay na lamang ito sa halimaw upang maibalik ang kapayapaan sa buong lupain. Nagtago si Malena sa kanyang silid sa palasyo. Hindi siya lalabas upang ialay ang sarili sa halimaw. Ngunit nagkaisa ang mga mamamayan. Sa ibaba ay kitang-kita niya ang mga sulo ng mga ito. Binabato ang bintana ng kanyang silid at pilit siyang pinabababa.
maging ang hari at mga kawal ay kinakatok na ang pinto at pinapalabas siya. Mahal na Reyna, para sa kaharian, pagbigyan mo na ang taong bayan. Wika ng mahal na hari mula sa labas. Napalunok si Malena. Binuksan niya ang pinto. Sinalubong siya ng yakap ng hari. Gumilid ang mga kawal upang hayaang makaraan sila. Nang makatsyempo ay agad siyang tumakbo ng matulin. Tumakas si Malena sa palasyo. Pinaghanap siya ng mga kawal at taong bayan. Hinubad niya ang magara niyang damit at mga alahas. Nagsuot siya ng damit na mistulang basahan at dinungisan ang kanyang sarili. Nakihalo siya sa mga pangkaraniwang mamamayan at nagpanggap bilang isang palaboy. Sa pakikisama niya sa mga nagsisiksikan at nag-aaklas na mga mamamayang may dalang mga sulo, itak at sibat, aksidenteng naitulak siya ng mga tao. Napahiga siya sa lupa at napagtapakan. Walang nakarinig sa mga sigaw at pagmamakaawa ni Malena dahil natabunan ito ng mga sigawan ng mga galit na taong bayan. Nagawang makaligtas ni Malena sa pagdagsa ng mga tao. Nanghihina man at sugatan ay nalinlang naman niya ang mga humahabol sa kanya. Hindi mahanap ng mga kawal at ng buong taong bayan ang magandang Reyna. Habang naglalakad ay isang kulubot na kamay ang nag-alok sa kanya ng isang baso ng maiinom na tubig. Kaagad niyang tinanggap yon dahil sa labis na pagod. Ngunit bago pa niya mainom ang tubig ay namasdan niya ang sariling refleksyon doon. Wala na ang bakas ng makinis at kaakit-akit niyang kutis. Bagkus ay napakadumi na niya at tadtad pa ng gasgas at sugat. Ang isa niyang mata ay namamaga at kulay ube. May pasa rin siya sa magkabilang pisngi at nabungi ang mga ngipin. Sinabi ko na sa iyo, wika ng matanda na nagbigay sa kanya ng tubig. Habang maaga pa ay itigil mo na ang iyong kahibangan. Itutulak ka lamang sa bangin ng iyong pagmamalaki at kasinungalingan. Pagkatapos ay umalis na ito. Natigilan si Malena. Naalala niya kung gaano siya kaganda at kasikat dati. Kung sana ay nakontento na lamang siya sa atensyon na kanyang nakukuha. Kung sana ay hindi na siya naghangad ng mas higit pa. Sana ay nasa kanya pa rin ang kagandahang ipinagmamalaki niya. Ngayon ay mukhang pandidiri imbis na paghanga ang ipupukol na tingin sa kanya. Ang aktres na nagpanggap na baronesa at naging reyna, ngayon ay isa ng busabos na pinagtataguan ang kanyang kasikatan. Upang makaligtas sa masalimuot na kapalarang naghihintay sa kanya, dulot ng natatangi niyang ganda. Maraming salamat, at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.